sa pinakita ngang laro ng Barangay Ginebra sa kanilang debut game, mga bro. Hindi nga ito sapat sa mata ng mga fans dahil sila nga ang naghahabol sa dulo. Yan, mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So maraming ang hindi kumbinsido sa panalo ng Barangay Ginebra sa kanilang debut game, mga bro. Dahil napansin nga ng mga fans na parang may hangover pa itong Barangay Ginebra. Nahirapan nga itong Barangay Ginebra sa Blackwater Busing kahit kagagaling lang nito sa isang kampyonato. Kung titingnan natin sa tao, lamang na lamang talaga itong Barangay Ginebra. Pero muntik pa nga silang masilat ng Blackwater Busing sa dulo. Buti na lang nakahugot ng crucial rebound itong si Stanley Pringle at nasilyuhan ng isang crucial shots ni Japit Aguilar ang panalo ng Barangay Ginebra. Nabigyan nga ni Coach Tim ko ng magandang minuto itong si Prince Caperal, mga bro. Ngunit hindi nga ito nakapuntos. Isa siguro sa naging dahilan ay itong pagkakabangko sa kanya ng matagal. Dahil 2019 pa ito huling nababad sa laro, mga bro, noong nawala si Greg Slaughter. Dahil kapag healthy nga si Japit Aguilar at si Stand, hindi talaga ito makakakuha ng mahabang minuto. Pwede naman itong maglaro sa threes, mga bro, dahil stretch big nga itong si Prince Caperal. Big man na may tira sa threes, ngunit wala nga lang itong mga post move. Sa kabilang banda naman, mga bro, kailangan pa rin maging consistent ni si Stand at Scottie Thompson upang makontrol ang rebounds. Sa huling laro nga ng Barangay Ginebra ay 16 rebounds galing kay Scottie Thompson, mga bro. Bihira nga lang sa isang gwardya magkaroon ng maraming rebounds, pero basic na lang yan para kay Scottie Thompson. Samantala, ang isa din sa inaasahan na maging consistent sa labas ay itong si Arvin Tolentino, mga bro. Dumikada nga ito ng 12 points versus Blackwater Busing at lahat yun galing sa 3. Habang patagal ng patagal, mga bro, mas lalo ngang nag-i-improve ang outside shooting nitong si Arvin Tolentino. Malaking advantage nga sa kanya ito dahil matangkad na wingman nga ito at may advantage talaga siya sa kanyang mga kabantayan. Huwag lang sana uminit ang ulo nito tulad noong finals laban sa Meralco Bolts upang hindi ito mabangko, diba? Mabigat na laban pa rin ito sa Barangay Ginebra, mga bro, dahil galing nga sa talo itong kanilang makakalaban at paniguradong gustong makabawi nitong rain or shine galing sa tambak na talo. Mga former Barangay Ginebra lang din naman ang tumalo sa rain or shine, mga bro, tulad nila Kevin Ferrer, MJ Ayaay, Art De La Cruz at Jeric Balanza. Kaya masusubukan talaga dito ang depensa ng Barangay Ginebra. Kayo, mga bro, ano bang masasabi nyo tungkol dito?